Good morning! Happy Sunday, guys! And thank God, it's Sunday! Ayan. So, dito, nagising ako ng maaga, like 9, mga 8:30 to 9. Tapos, kumain ako oatmeal. Tapos sabi ko, sobrang antok ako. Alam niyo yung ganong feeling? Sabi ko, idlip muna ako. Tapos umidlip ako. Ayan, nagising ako ng 11:30. Grabe. Tapos nagutom ako. Kumain muna ako eggnog. Tapos kailangan ko na nga kunin yung mga stocks and then i-drop off ko later sa 7-Eleven. Sa 7-Eleven. Ayan, tumawag si Hines kakatapos ando ng lunch niya. Tapos ito, yun nga, natulog ulit ako. Sobra antok. And then, nakakatuwa kasi 25 weeks na ako, diba? Sorry kung TMI ah. Yung pagka maliligo na sana ako, tapos nakita ko parang medyo basa yung right boob ko, tapos pagka kita ko parang medyo malagkit siya. Tapos sabi ko kay mama, ma, ba't ganito may ganyan ganyan? Sabi niya, ah, baka daw gatas nga, nagagatas. Kaya yun, sabi rin ni Sis Jing, kausap ko siya. Hi, sabi ko, ganun pala, as early as 25 weeks. Sabagi magsa 7 months na ako. Nakakatuwa pala yung ganyang feeling. Parang, alam niyo yun. Kaya siguro soon, kailangan ko na bumili ng maternity bra, yung may pad, para hindi siya mag-leak sa bra ko or something. Alam niyo yung ganun. Basta, alam niyan mga mommies and mga mom-to-bees. Soon to be mom pala. Ayun. Tawag ito. Yun. Kailangan ko na siguro bumili ng maternity bra. Diba? Yun guys. Ano muna ako? Kakain muna ako. Dapat kasi nag-take out ako ng Bicol Express kay mama kahapon. Kaya lang kasi nga kailangan ko na asikasuin yung mga orders. And andito nga yung actually, 7 pieces na papaya lotion to. Ayan, inano ko na. Nilagyan ko na ng tape kasi ipapadala ko na siya sa LBC tsaka send. Kailangan ko na siya ipadala kaya binitbit ko na para diretso na ako mamaya. Di sa coach na lang ako mag-aayos ng mga packages. Mabilis lang naman yan. Sanayin ako pag-ayos dito pag talagang madalian kasi ayoko rin naman sobrang madali. Ano ko na siya, ibabagsak ko na 7-Eleven. Pero, ano masabi ko, kakain na muna ako. Nag-take out pa ako ng Bicol Express kay mama, kaya lang sabi ko, kung magsasaing pa ako, sayang yung oras, so kakain na lang ako sa labas, sa V-Bank, sa may BF Resort. Tapos, yun na, papadala lang ang packages. Palagay ako ng hangin sa gulong. Sa inorder ko. Pork steak, tsaka mussels. Yan, nabusog naman ako. Okay naman siya, grabe. Thank you, Lord. Busog. Ayan. Business mode muna, work mode, and see you go. So, super hyper dahil siguro busog na rin siya. Ayan. Sige, guys. Ano muna ako? Drive muna. Tapos, siguro baka dumaan ako sa lolo't-lola ko, doon ako mag-ayos siguro ng order. Para pagbiyahe mamaya, naka-ready na kaysa sa kotse ako mag-ayos, diba? Ayan. So, ayan. Kinuha ko na yung mga stocks. Pero bayad na yan lahat. Ayusin ko na lang. Ayan, umuwi muna ako guys. And hiyang ako dito sa Molvit na to. Molvit OB na bagong vitamins. Kasi masarap yung tulog ko. And maaga ako inaantok. Tapos, basta iba siya. Na, kahit na sleepy ako madalas ngayon. Yung hindi ko talaga mapigilan. Pero okay lang kasi yun talaga ang life. Tsaka okay naman yung pagkain ko, kaya sabi ko kay doktora, ito na lang ang, instead of OB Max, ito na lang ipapalit ko. So, ayun, and pahinga muna ako, nag muna ako ng TV. O, maya pa naman siya, ispot ako ng SM, tapos, yun lang, mag-abide ako sa delish diet niya. Hey guys, hindi na ako nakaalis, tinamad na ako, and nagpa-deliver na lang ako ng pizza hut. With, crust, stuffed. Gusto na, crave ko si mozzarella cheese. Ayun. Ngayon, iniisip ko kung anong gagawin ko sa partition sa bahay. Kasi sabi nga ni Didags, parang late na nga daw yung naisip ko na. Kasi may plywood pa sana. Kaya lang late ko na nasabi sa kanila na parang gawin na lang yun ng hatian. Pero siguro gagawin ko, since parang storage muna siya. Siguro yung cabinet, etc. mag-aayos or depende sa kung may space pa sa room.
siguro gawin ko na lang ano, ipapaano ko na lang. And division muna niya is curtain na medyo maayos-ayos naman na makapal na maganda naman kahit papaano. So, check natin kung paano nga pag nakalipat na kami. Sabi nga ng daddy ko, ang importante, maglilipatan na kayo in sa inyo na yung bahay. Wala na kayong, yun nga yung monthly na lang namin. Yung monthly namin dito, doon na lang namin ihuhulog. At least, habang naghuhulog kami doon, sa amin na, like dito, napupunta lang sa may-ari, diba? Sabi ng daddy ko, madali na yan paayos next time. Basta importante, makalipat na kayo. So, iniisip ko ngayon yung partition. And, kung may alam kayo around Cavite, natay ko pa kasi yung sagot ni Ate Verna na magpipaint kahit ano, kahit ako na lang siguro magbayad ng papa labor para hindi na rin mahasal sila mama or kung ano man. Siguro pahanap ako ng magpipintura and syempre pintura na rin. Check muna kung paano mangyayari kasi para ma-polish na bago kami lumipat doon. Sobrang white na nung mga paligid, malinis na, diba? Tsaka hindi, wala nang amoy kasi mahirap naman na makalanghap ako ng amoy. Pero bahala na, check ko muna, mag-inquire muna ako ng pinaka may affordable na mag-labor ng magpipintura. Yun. Kasi busy rin kami, magiging busy kami ngayong week, tsaka next week. Dahil nga marami kami nga asikasuhin ni Hines, SSS ko pa, etc. Pero check natin. Your face sounds familiar na pala. Ngayon ko lang ito mapapanood. See guys, sa mga na lang. Gutom na rin ako. Natay ko na rin yung Pizza Hut. See you go. Nag-gagalaw na siya. Gutom na. Pero kumain ako ng yogurt para lang hindi ako masyadong para may laman konti yung shell ko. So, yun lang guys. Sa mga na lang ulit. Ito na yung pizza. Kain guys. Grabe, super sarap. As in, kakaibang melon. Yan muna yung first batch ha, kasi ito pa, meron pa iba dyan, meron pa dito, meron pa doon, ayan. Naubusan kasi ako ng waybill, tsaka plastic. Ayan, hindi ko pala siya drinap off kanina sa 7-Eleven, kasi sabi doon, kahit iiwan ko doon, bukas pa rin daw pipick upin, wala nga naman palang pick up ngayong Sunday yung send. Kaya sabi ko, ano na lang, bukas na lang nagpa-schedule lang ako ng pick-up dito sa bahay para at least sure na mapipick up ni Kuya, diba? And antayin ko na lang siya. Ayun, sobrang first batch pa lang yan, wala pang iba. Hanap ako, nahingi ako ng box dun sa tapat ng bahay kasi iba sobrang dami talaga. Mga resellers kasi, kaya medyo marami-rami. Yan yung mga single order pa lang. Yung resellers, medyo box yung order nila, medyo marami-rami kaya... Busy-busy yan. Hanggang tulog pa ang baby, sinasamantala ko. Sinasamantala ko yung oras. And pasensya na, nade-delay siya ng almost 1 week or ilan days sa mga ibang umu-order. Swertihan na lang kapag yung mga order last minute na habol din na lang. Pero iba talaga, sobrang salamat at tiwala niyo sa mga nag-advance payment. Kasi sabi ko nga, hindi ako nag-on hand ngayon. Kasi magulo, sobrang gulo ng bahay. Ang dami naming ililipat. Ang dami naming mga gamit pa na kailangan ilipat sa bagong bahay. Kaya weekly, parang pre-order siya. Pero every week naman, don't worry. Ano naman, kaya lang syempre pag nasa Cavite na ako, doon ako magsistock na medyo maramihan para hindi ako mahirapan biyahe ng biyahe, diba? So, ayun. Ay, grabe. Napagod ako pero okay lang. Worth it naman kasi kailangan ko rin magkikilos. Pagkakain namin, sabi ko gusto kong maglakad. Gusto kong magkikilos na magkikilos kasi nga, alam niyo yun, ayoko naman yung ano lang, tulog-tulog lang or higa-higa. Tsaka parang mas magkakasakit ako. Alam niyo yung ganun feeling. Hindi nakakatuwa si Hugo, no? Super lakas niya. Nakita niyo yung sipa. Or sa ano na lang, sa last video ko na lang papakita yung mga clips sa mga pinupost ko sa my stories. Sa mga hindi nakaka-follow sa akin sa Instagram, mas active ako doon. Mag-update ng mga videos and kunik-anik. Ayun, nakakatuwa ka niya si Hugo kasi gutom na rin ako noon. Kaya sobrang hyper niya. So, ayun lang, wait lang ah. Kakain muna ako ng chocomalos. Yeah, everyone. Nag-cold compress siya. Every day niya ginago. Every night pa na. Antok na! Antok na. Gusto mo? Share tayo sa layo? Isa daw ako. Yun, sinabihan na ako ni mama na wag daw ako makailam sa magpipintura. Baka daw this week, pinturahan na.
mag-ala pa sana ako ng ano, ng yun nga, magpipintura sana. Pero huwag na daw, basta sila daw bahala. Huwag na daw akong ma-stress. Or huwag na daw intindihin. Okay. Excited na siya. Pero ayoko rin naman sila maabala, di ba? Pero, ngayon, kahit sana ako magbayad ng labor or tsaka pintura, kaya lang, ayaw nila. Yan siguro ang perks kapag isang anak ka lang. Alam niyo yun. Kasi hanggat kaya ibigay ng magulang nyo, ibibigay. Pero syempre, kailangan, alam mo lang din yung limit. Alam niyo yun. Parang hindi mo naman kailangan din iasa lahat. Dahil kaya nga tayo nag-work hard para sa sarili natin. Para sa atin din. Dahil hindi naman sila habang buhay niya tinusabi na andyan sila. At least, kampante rin sila na alam nila na kaya mo mabuhay na if ever na, alam mo yun, syempre diba, life is short, kaya din masabi, kailangan lagi tayong ready, diba, at least, lagi tayong handa sa future natin, ayun, dahil hindi naman natin forever makakasama yung parents natin, diba, so kailangan tayo mismo, handa tayo, diba, ayun, wait lang, so yun nga, bakit si makaprate ako kanina, diba, tsaka, ewan ko ba, kaya sobrang nagpapasalamat lang ako kasi, supportive na aming parents sa amin, kahit na may plan talaga kami ever since na syempre kukuha, hindi mag forever mag-apartment, if ever lang naman, kaya ano naman, hindi naman sobrang kaya, pero alam yun, may plan din kami na hindi naman forever mag-apartment, pero swerte na lang talaga kasi, or blessed lang din talaga na will talaga ni God to, and may ginagamit talaga siyang mga tao para i-bless mo like yung parents namin, di ba? At least, yun nga, ang tag ito, sila na rin nag-push na bilhan na rin kami ng bahay, pero, syempre, happy kami doon, dahil nga, mag-monthly pa rin kami doon. At least, parang, gusto lang din nila na pahalagahan ko yung bahay. Sabi ko nga, di ba, dati na, gusto nila pahalagahan yung bahay. Gusto nila. Ako, sila may tiwala kay Hain. Sila, ay sa akin wala silang tiwala kasi gusto nila na may responsibilities din ako kahit papano dahil isang anak lang din ako, diba? Although, alam ko naman yung mga ganyan bagay kaya hinahayaan ko na lang din na ano na hindi ako nagreklamo nung sinabi nila na may monthly pa rin kami. Kasi para sa amin din naman yun. At least, tsaka ayoko rin naman din lahat i-ask sa parents ko kahit na isang anak lang ako and kaya naman nila akong supportan kasi iba pa rin talaga. And syempre may asawa na ako. Mabuti kung single ako, okay lang ako na umasa sa kanila or kung nasa pamamahin nila ako, di ba? Wala akong choice. Pero since naman may asawa na ako, syempre may sarili na kami decision and syempre asawa ko naman din, di ba? Ayun. Sana nag-gets nyo. Nanonood kasi ako ng BBB pero gusto ko magkwento. Ayan, lala, sobrang pagsigad talaga. Masabi ko lang na kapag sigad talaga nag-bless sa'yo, sobra-sobra. As in, parang minsan ma-amaze ka na lang na, alam mo yun, na biglang may gantong pagkakataon. Hindi mo talaga mapipigilan ng isang bagay kapag sigad ang nagbigay sa'yo. Sobrang wala akong masabi. Kasi, syempre sa ibang tao, parang andali sabihin na parang, ay, ano, parang barang ano lang yan. O, wala akong masasabihin. Katulad na lang may nagsabi sa akin last time na, ano ba yan? Parang hindi nyo kayang tumayo sa sarili nyo. Parang, alor, hindi pa ba namin kaya tumayo? May nag-apartment kami, tinitiis namin. I mean, hindi mo natitiis, pero choice namin kahit pwede kami makatira sa parents namin. Choice pa rin namin na bumukod kami dalawa kahit willing kami magbayad, di ba? Tsaka si Hansel na pinaprovide nyo talaga lahat. Siya pwede naman natin maiisip or kung ano man yung mga ibang taong nega, di ba? Natin sila, masisisi, lalo na't wala sila sa sitwasyon mo or baka yung mga taong nagsasabi nun, it's either hindi nila pinaghirapan kung ano meron sila. Siguro yung mga taong madaling magsabi ng ganun, it's either hindi nila kayang bumukod sa sarili nila or meron sila pero hindi sila naghirap. Kaya madali sabihin sa magsabi sa ibang tao na parang hindi nyo ba kayang dalawang magbukod. Parang ganun. Diba? Tsaka may choice din kaming makitira para wala kaming monthly. Pero choice din namin dalawa na may sarili kaming mundo. Kasi nga ayaw namin yung
may nagko-control sa amin. Kaya lahat ginagawa namin, nag-work hard kami, tutulungan kami ni Heinz para masuportahan or ano pa lang ba sabihin, masuportahan or mag-provide yung mga gusto kami gawin sa buhay namin para mas mag-enjoy kami. So, yun lang naman, di ba? Basta ngayon, sabi ko nga, and sabi nga nila, huwag na mag-entertain ng mga nega dahil hindi naman lahat kilala tayo niya. Lalo na yung mga taong ganun, mas kailangan nila ng attention. So, intindi natin kung sino mas nakakaintindi. Yun ang umintindi, di ba? So, yun lang guys. Good night na talaga. Napadadala naman ako. Basta, thank you so much for watching. Maraming salamat sa mga support nyo. Lalo na sa mga excited na lumipat kami and kasama talaga namin sa journey na to. Simula pa lang nung engaged pa lang kami ni Heinz. Sobrang salamat sa inyo and marami natutuwa sa nakikita na parang from engaged, kasal, andiyan kayo hanggang sa mabuntis. Nakakatuwa yung mga na ganun. So, maraming salamat sa natutuwa sa amin. And God bless.